Hello mga best, welcome back again sa ating channel. Sa inyong mga bago dyan, nice to meet you and welcome mga best sa inyong patuloy dyan na nanood at nag-share ng inyong mga ideas. Maraming salamat sa inyong mga best and shoutout sa inyong lahat. Sana nasa healthy, happy and safe life kayong lahat mga best. And we thank God for everything and we ask for forgiveness sa lahat ng ating mga kasalanan. And we pray na babalik na sa normal ang buong mundo in Jesus' name. Amen. Sa inyong mga nagtanong, sana marami kayong natutunan mga best sa mga videos na nagawa ko at sa mga comments sa baba dyan. Kaya mag-chismis na kayo pag may time. So, diretso na ako mag-video best. Basahin ko isa sa mga comments ninyo sa baba. Ditong factor best. Para kahit papahano, makadalawa o tatlong video ako bago sila mag-isheng. Ganun factor te. So, diretso ko na magbasa sa isa sa mga comments ninyo dyan. Si DNY. Si DNY Diaries. Okay lang po ba na ako yung una na magsabi na mag-video call kami? Ito yung una mong message best. Okay yan, best. Mas okay yan. Sa mga afam, tandaan nyo, ayaw nila yung mga pakipot-kipot, eh. Prangkahan na, diretsahan na, or factor, eh. Ganon, labasan ng mga naramdaman. Yan ang gusto ng mostly sa mga afam talaga. Yan ang gusto nila. Ayaw nilang manguhula na, ah, maybe that's what you want. Mga ganong factor. Hindi nila type yung mga ganong factor na ugali. So, diretsuan mo na. Sabihin mo na, best. Sayang, baka sayang oras mo. So, sabihin, mabadali ka, eh. Hindi, ayaw ko lang talagang, oh, nagmamadali na, sadirisuin ko na. Ayaw ko masayang oras nyo, best. So, sabihin nyo sa afam ninyo na, can we do a video call? I feel better in that way. Ganong factor. I wanna see you. Ganong factor. Ganon na. Diretsaan nyo na, best. Sayang oras, ganong factor. So, ito yung pangalawang message, best. Masayang ko siya. DNY Diary. Diary. Sabi niya, Dear Ate Sally, ask ko lang po, may afam po ako na nakilala at almost 1 month na po kami nagchat-chat. At halos araw-araw po talaga kami nagchat-chat. Pero, nagchat-chat. At pareho po kami ng gusto at nagkakaintindihan kami. At nakilala na talaga namin yung isa't isa. Pero, never pa po kami nag-video call. Ayan. Normal lang po ba na hindi pa kami nabivideo ko? Pero feel ko naman na gusto talaga ako. Gusto talaga ako. May communication din naman kami lagi. At may time kami sa isa't isa. At nag-i-enjoy kami lagi sa mga topic namin. Pero yun nga, di pa siya nag-video call sa akin. Normal lang po ba yun? Ang sagot dyan, pwedeng oo, pwedeng hindi. Ano ba talaga sitwasyon na afa mo, best? Natanong mo na ba yan? Sobrang bago mo pa, so bago pa kayo. Pero sa mga seryosong afa, hindi yan sila mag-aantay ng isang buwan na hindi mag-video call kayo. In the moment na nag-meet kayo, tulad ng Mr. Ko at ako, yung time na nag-meet kami, itong nag-chat-chat kami, nag-usap kami, diretso yung nahingi lahat ng mga meron ako na pwede niya makita, best. So, sa inyo dyan, sa mga family niyo, nag-antay na isang buwan ang nakalipas, hindi pa rin siya nag-video call. Ang pagmamahal niya sa iyo, best, ay hindi buo. Hindi siya totoo. Bakit eh? May tinatago yan. Bakit ayaw niya mag-video call sa iyo? Wala bang kamera yung cellphone niya, best? Wala siyang Facebook? Ganon? Wala ba siyang... Ano ba? Maraming ways para magkita kayo dyan. Uso pa ba ang Skype ngayon? Kasi sa time namin ng Mr. Ko, uso yung Skype. At nag-video call kami sa Yahoo Messenger. Yun pa rin yung ano kasi yung Facebook wala pa yan kasi dating ano, videos. So ngayon, sobrang dali na ng buhay, best. Sa video sa kung friend na kayo sa Facebook diyan, eh syempre isang pindot mo lang diyan, eh ganun factor. Ang kita na kayo diyan, best. Sa yeah, messages diyan sa Facebook, ganun Diyos ko, my God. My God talaga. Kasi nakikita ko lang yung message dito ng kapatid ko. So, sa Messenger dyan, sa Facebook dyan, yung connection na yan. So, magkita talaga kayo, best. So, maraming paraan para mag-video call kayo. So, tanong mo, normal lang ba yan na hindi kami nag-video call? Isang buwan na kami. Eh, magkasundo talaga kami. Wala kaming, ano, talagang okay kami. Okay. Okay kayo, pero may kulang kayo dyan, best. Yung video call. Mag-video call kayo. Importante yan. Malay mo yung itsura niya, hindi mo type. Malay mo sa una palang kita, eh. Hindi pala yan yung gusto.
Oh my God, parang hindi ko siya ma-take. Magano factor, te. Okay, so, magkita talaga kayo, best. Yan yung importante sa LDR. Magkita kayo, mag-video call kayo. No matter how busy your life, no matter how hard the situation, gagawa kayo ng paraan, tandaan, ang may gusto ay may paraan. Kung ayaw, te, maraming dahilan yan, te. Maraming sasabihin niya na hindi, 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 hindi. Okay, kung ganun lang, kung kaya niya namang, kung na-feel na ako na okay lang sa inyo, eh, tuloy-tuloy yan, te. Eh, tuloy-tuloy hanggat mahulog na yung loob mo dyan, besh. Hanggat ma-inlove ka na dyan. Tapos kusa na yung mahinang ano sa'yo. Ganong factor. So, kaka-video ko lang ng maraming beses dyan na ayaw magpakita kasi may tinatago yan. May tinatago yan, besh. So, ang payo ko sa'yo, sabihin mo sa kanya na I want to see you through video call. And I want to have our communication more on video call. Because that's the important thing sa relationship ninyo through LDR kasi kayo, besh. Sobrang layo nyo sa isa't isa. Ang bonding na magagawa niyo is yung magkausap kayo. Yung communication ninyo is constant. Yung palagi siya. Kasi nga, para ma-feel nyo na hindi kayo malayo sa isa't isa. So, sa video call, yan. Isa yan sa magandang paraan talaga. Para ma-feel nyo, habang tumatagal na nagkikita kayo, ma-feel nyo na, eh, talagang gusto ko siya. Gusto ko siyang makasama. Gusto ko siyang mayakap. Eh, kung hindi mo nakita, best. Hello, ano kaya itsura nito? Ano kaya sinusuot nito? Ano kaya yung reaksyon ng mukha nito? Ganun ang tanong mo, bes. Kasi hindi mo siya nakikita. Katulad ko, kahit anong pinagagawa ko dito, kahit mag-tumbling ako dito, bes. Mag-TikTok ako, ginagawa. Pag kung radyo lang ang narinig nyo, kung nasa radyo ako, anong gagawin ko kung lumalabas yung dila ako dyan, gumaganon ako, kung nag-TikTok ako habang nag-advise ako sa inyo, tapos may ganun-ganun, gumaganon ako, hindi nyo yan nakikita. Kasi hindi yan video call. Tawag lang yan, or text, ganun factor. O message lang magandang factor. So, hindi niya nakikita. So, mas ma-feel niyo ang video call. Sabihin mo agad, best. Huwag na huwag kayong matakot sa family niyo. Lahat kayo dyan. Wala akong pinipiling kahit isa. Lahat kayo dyan. Huwag na huwag kayong matakot sa family niyo. Tanungin niyo lahat ng gusto niyo. Yung marami kayong nagpapagulo sa isip niyo. Ang dami kayong question mark. Hindi yan sasagutin ng lula niyo, te. Sasagutin ba yan ng mama at papa mo? Hello darling, sabihin mo yan sa mama at papa mo. Hello darling, do you think I am the best wife for you to be? Ganun factor. Hello darling, do you think that I am the perfect one for you? Ganun factor. Tapos sinabi mo yan sa mama at papa mo, umayos ka nandiyan, matulog ka nga, baka kulang ka sa ano. Ganun factor. Ganun yung sagot sa iyo, te. Ganun ba ang gusto mo? Diretso mo sa afa mo yan, te. Diretso mo sa afa mo, tanongin mo sa afa mo nyo na kung ano yung gusto nyo itanong, best, itanong nyo sa afa nyo, siya lang ang makasagot niyan. At huwag na huwag kayong matakot na magtanong kasi sa pagtatanong nyo, isa yan sa paraan sa pagkilala nyo sa talagang kung afa na yan na kausapin nyo, para ba talaga sa inyo? Kung talagang gusto nyo ba yung afa ninyo, kausapin nyo, best, lahat ng nagpapagulo ng isip nyo, idiretso nyo yan. Huwag kayong matakot. Ha? Ayokong itanong yan, te. Baka kasi mawala yan sa akin. Baka sayang kasi. Ba't ka nang hinayang? Hindi mo pa nga nasabi yung sinabi mo. Ibig sabihin nun, kaya kang utu-utuin ng afam mo, besh. Bakit? Takot kang itanong yung gusto mo, eh. Hindi mo pa nga nasabi sa kanya. Ikaw mismo nagtakot sa sarili mo, te. Tinakot mo yung sarili mo, te. Kung baga ganun-ganun ka na. Hindi mo pa nga nakausap yung afam ng matino. Tandaan nyo, sa mga afam, ayaw nila yung masyadong pakipot. Ayaw nila yung masyadong hinuhulaan nila yung anong iniisip mo. Ayaw ng afam na gano'n. Sobrang stress yung life nila. Mostly sa mga afam, kailangan talaga nilang sumaya. Kailangan nilang ma-inspired. Kung ganyan ka naman, dami mong hinala. Ang dami mong iniisip sa kanya. Diretso mo tanong yan, hello darling, I wanna ask you something. Gano'n factor. So, ma-feel na afam, oh, matalino tong babaeng to. Talagang ano, palaban siya. So, ganun, mas gusto ng afam na mag-ganun. Kung maga, meron kang sariling standard sa buhay mo. Meron kang sariling batas sa sarili mo. Hindi yung ano sinasabi niya, yes darling, hello darling, how are you? I'm good darling, I hope that you're doing well. In fact, masyado kang pakipot, masyado kang ano, minsan sa mga afam ayaw na masyadong ganyan, minsan boring na yan sa kanila. So, hello darling, I wanna ask you something. I have something in my mind and I want you to answer this. Yung factor. So, sabihin ng afam, hello, I don't have time. I'm busy today. I have so much stress. Hello, kung ganyan ang sagot ng afam niya, nako, hello, ang dami ko rin stress. Hello, ikaw lang ba marunong dyan? Ikaw lang ba meron dyan? Idagdag ko yung stress ko sa'yo. Yung factor, te. So, sa mga afam ninyo, sabihin mo, sis, na
Sabihin mo, best, na mag-video call kayo. Yan ang mahalaga sa long-distance relationship, na magkita kayo. Kasi yan yung, yan lang yung bonding na magagawa nyo, te. Sa panaginip mo, te, pwede rin. Pwede rin mag-imagine ka dyan na, eh, kung pwede namang mag-video call kayo, eh, mag-video call na kayo, best. At least yung imagination mo is talagang pure. Ganun. Kung mag-imagine ka, hala, ano kayang sinusuot niya ngayon? Ano kayang inisip niya ngayon? Ano kayang hitsura niya? Ipanag-imagine ko na lang ang gwapo niya. Imagine ko na lang na siguro ang pugi niya, no? Parang gusto niya ako i-surprise. Hello, te. Pag nagkita kayo dyan, ay talagang katakot-takot pala sa mata mo. Never in your dream pala na magkaroon ng ganyan. Sa video pala, nakapag-decide ka na, te, na, hello? Ayoko na siyang kausapin na, ba yan? Hindi ko talaga tayo kung yung factor. So, may ganun talaga, te, na minsan sa parang textmate yan. Nung unang panahon, text lang. Hello, chatmate. Textmate. Wrong end. Tapos nagtuloy-tuloy ka nag-uusap. Maraming ganung factor, te. Sobrang ganda ng mga sinasabi. Ang ganda, sa text, sobrang in love ka talaga, te. Ganda ng mga sinasabi, ganda ng mga plano niya. Sobrang sweet niya. Hello, hello, kumusta ka na? Sana nasa mabuting kalagayan ka. I miss you, mga factor, te. I miss you. Ganun. So, magkita tayo nandiyan sa Jollibee. Tapos ganito ang suot ko. Minsan, nakapang, excited kasi ang guwapo ng, ang ganda ng boses niya, ang ganda ng mga plano niya. Parang afam na kausap ninyo, ang ganda ng mga plano, talaga magkasundo kayo. Eh, hindi niyo pa nakita, te. Hiwala na tayo sa unang panahon. Nung unang panahon, hanggang text-text lang, hanggang chat-chat lang, walang video call. Kasi medyo unang panahon, hindi pa masyadong high-tech. Ngayon, high-tech na masyado ngayon, te. Kahit kang ano ka, maraming paraan talaga. So, kung hindi man kayo, walang Facebook, eh, mag-TikTok na kayo. So, mag-friends na kayo sa TikTok. So, ganong factor. Kitang-kita nyo isa't isa dyan. So, mag-video ka ngayon, i-upload mo ngayon, mag-video siya, upload niya. So, kitang-kita talaga. So, maraming ways na. So, Skype dyan. Uso pa ba ngayon ang Skype? So, mag-Skype din kayo. So, Yahoo Messenger dyan. Wala na ata yung Yahoo Messenger. So, Messenger ng Facebook. Ayan, magkita kayo dyan. So, yung ganong factor, magkita kayo, best. Mahalaga yan. Kasi yung dati, maraming beses na yan. Hindi lang sa textmate nung unang panahon, kundi sa personal na din ngayon. So, maganda sa text, sa chat, okay. Pero sa personal, nakakatakot pala, te. So, gagawa ka na ng paraan para iwas ka. Marami akong ganang nakilala. Yung hindi pa sila nagkita, puro na lang text, yung ganong factor. Sobrang na-inlove sa isa't isa. Yung nagkita noon, nakakatakutan na. Ganong factor, te. So, either si guy yung natakot or either si girl yung natakot. So, ganon. Mas okay yung video call kayo, best. At least sa personal pa lang, sa video call pa lang, na feel mo na, gusto ko talaga siya. Gusto ko talaga siya. Feel na feel ko siya. May ganong factor. Parang ako nakita nyo. So, na-feel nyo, nakikita nyo yung mga pinagsasabi. Nakikita nyo yung mga ginagawa action ko. Nakikita nyo kung saan ako. Ganong factor. At nakikita nyo yung expression ng mukha ko. Ganon. So, nag-decide kayo, na-feel nyo yung mga sinabi ko. So, parang sa pam ninyo, mag-video call kayo. Sabihin mo, best, mag-video call kayo. Kung ayaw niya mag-video call, ano ba dahilan niya? May asawa siya? Ilang asawa niya, te? Marami, te? Ganun factor? Marami siyang kachat na babae? Ganun. Ilagay niyo sa isip niyo yan, best. Posibleng ganun ang nangyayari. Posibleng marami siyang kachat na iba. Posibleng may asawa pa yan ang kasama sa bahay. Ganun factor. Ganyan na kayo isipin ninyo. Hindi yung puro na lang kayo. Hindi, ayaw. Baka kasi ano, hindi uso sa kanila yung masyadong Maria Clara. Hindi uso sa kanila, te. Ang gusto nila is prangkahan na, diretsahan na, wala silang pake. Ilabas mo yung naramdaman mo dyan. Ganun. At least, at simula pa lang, makilala na nila yung ugali mo, makilala mo rin ang ugali niya. So, lalabas ang ugali ng totoong afam pag nilalabas mo rin yung totoong ugali mo. Tel, huwag ka naman masyadong maging maangas dyan. So, sabihin mo lang talaga yung, I wanna see you, darling. Darling na ba tawagan yung besh? Sabi, nagkasundo na talaga kayo. Okay na. Video call lang ako lang. Ka lang. So, sabihin mo, besh, na I want to see you through video call. And for me, so for me, I feel more comfortable to see you and come in the camera. May ganun factor. So, mag-video call kayo, best. Yan yung mahalaga sa inyo na magkita talaga kayo. Hindi nyo magawa magkita sa personal. Ang layo nyo. Obvious naman, te. Kaya nga, elder or te. Siguro. So, mag-video call kayo. Yan ang advice ko sa inyo, best. Sabihin mo yung naramdaman mo na you want to see him in the video call. Ganun factor. So, kung sabihin niya na, ayoko, this time, not now, darling. So, you know, not now. Wala din akong time sa iyo. Sayang one month mo, besh. Kumbaga, investment sa inyo yan. Yung pagsisearch ninyo ng afam nyo ay parang investment yan. Kung nag-invest kayo ng time, baka sayang naman, te. Parang naglabas ka ng pera, te, sa negosyo. Ganun, negosyo. So, sa negosyo, naglabas ka ng pera. So, hindi mo talaga alam kung talagang mag-success ba yun o hindi.
Pero mafe-feel mo na yan. Once na nagsimula ka ng business mo, mafe-feel mo na yan kung talaga maging successful ba to hindi. Maraming bibili, o wala masyadong bibili. Kung wala masyadong bibili, eh, obvious naman tayo na mukhang talagang hindi maganda yan. So, tulad ng affirm ninyo, nag-invest kayo ng time, umabot na kayo ng ilang buwan. Ito sa'yo, best, hindi pa masyadong matagal kasi isang buwan pa lang. Pero sa isang buwan, sayang yan sa isang pasaway na affirm. Sa affirm na, hindi nga siya pasaway, mabait nga siya. O mabait siya, o sige, go, 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 best. Pero sabihin mo sa kanya na mag-video call kayo. Baka naman sa pag-video call nyo, ay eh, doon na niya mailabas ang naramdaman niya na sorry darling, because I still have a wife here. Mga fact, marami ka pa palang hindi alam sa kanya, best. Pero sa'yo, tanungin mo, best, kung ano yung mga laman ng isip mo ngayon na nagpapagulo sa'yo. Idiretso mo yan sa family mo para masagot agad niya yung nagpapagulo sa utak mo. Tandaan ninyong lahat dyan, yung mga family ninyo, na marami kayong tanong, marami kayong question mark. Idiretso na niya nang i-ask, itanong nyo kagad, best. Para masagot niya yan, sa pamagitan ng sagot niya, doon kayo mag-decide. Parang nag-a-apply yan sa inyo, best. Parang kayo yung, hello, nasa ano kayo? Okay, applicant, go. So, mga applicant, mga affirm ninyo. So, nandito kayo sa mga criteria na kailangan ninyo. Ito, pumasa ba itong affirm na to? So, okay, you don't pass my criteria, so you have to go. Again, factor. So, nandito kayo, best. Dapat ganun kayo. Kayo yung boss. Sila yung nag-a-apply sa inyo. Boss din sila sa sarili nila, te. Namimili din na sila ng marami. Hello, sila nang ba marunong? Hello, the feeling is mutual. Ganyan ang sinasabi ko palagi sa inyo. The feeling is mutual. Sila lang ba marunong, te? Ganoon, nagsisearch sila, nagsisearch ka din. So, sa sitwasyon mo, ikaw ang boss. So, ikaw, meron kang criteria dito. Maraming affirm na darating sa buhay mo. So, ito nga po na to, eh, hindi pumasa eh. Wala out. Ang daming applicant na darating sa'yo, best. So, doon ka lang mag-stop sa perfect one. Ganun, yung pumasa sa'yo, yung tanggapin mo at doon ka mag-focus. Eh, sa simula pa lang, daming question mark. So, tanungin mo talaga yun, best. Sa sagot niya, doon mo mababasihan kung papasabayan sa gusto mo. Ayun. Good luck sa'yo, best. And maraming salamat sa pag-share. Good luck sa'yo at sa lahat ng may kaparehang sitwasyon. Good luck sa inyong lahat. Ayan, nilalagyan ko lang ng heart yung mga nabasa ko, best. So, set and friends. Tama, pag pera usapan, malamang, eh, mga pasaway na yan. Tama nga, best. Yun, alam nyo na yan, mga pasaway na fam. So, kay Danish, hi ko, good video. Thank you, Danish. Ganon. Ganong factor, best. Nakakaliter. So, Arlene Agang, God bless you, Sally. Maraming salamat, sis. Maraming salamat, sis Arlene. So, kay Renmix Vlog, dapat ba talaga everyday mag-video call para lang mapatunayan na mahal nyo ang isa't isa? Sa sitwasyon namin ng Mr. Cubes, yung time namin, hindi naman kami everyday. Yung mostly talaga nag-chat kami is Saturday, Sunday. Yung ibang araw na yan is tumatawag yan si Mr. Ko, or kaya nag-detect yan, or kaya nag-message yan. Kasi pareha kami na sa trabaho, at saka yung time differences, minsan yung time na umuwi ako, sobrang pagod ako, best, at siya yung aalis na siya. So, minsan nag-message lang yan o tumawag lang yan. Pero yung Sabado at Linggo, nasa talagang nakafocus kami dyan. Pero nung nagkaroon ako ng laptop, besh, ganong factor. So, nag-uusap kami yung everyday talaga. Pero talagang iniisip namin na hindi talaga sobrang tagal. Kasi nga, may pasok siya, may pasok din ako. Pero sa sitwasyon ninyo, hindi kailangang sobrang everyday talaga, besh. Kung hindi naman kaya ng sitwasyon. Kung sobrang, halimbawa, nasa trabaho siya, nasa bahay ka. Hindi naman siya pwedeng mag-video call sa'yo, best, palagi. Ganon. Pag nasa bahay ka, o halimbawa, siya yung nasa bahay naman, ikaw naman yung nasa trabaho. Ganon ang sitwasyon namin ng Mr. Ko noon. So, kaya talagang Saturday, Sunday talaga yung time talaga namin, nandun kami sa isa't isa sa video call. Pero yung nagka-laptop nga ako, nag-uusap din kami, pero hindi ganun katagal kasi paalis na siya. Ganon factor, best. Kararating ko lang sa bahay, tapos paalis na siya. So, magkita lang kami saglit, tapos mostly tumatawag yan at nagte-text ganon. At nag-i-email pa rin yan si Mr. sa email address ko dun sa work. Ganon factor. So, hindi naman basihan masyado yung everyday best kung hindi naman kaya sa sitwasyon ninyo. Alamin nyo kung ano sitwasyon ng affa mo, kung bakit hindi niya kayang everyday. At ikaw din, kung bakit hindi mo kayang everyday. Baka yung time niya na nag-work siya is nasa bahay ka. Ikaw yung nasa bahay siya. Kumbaga, yung salungat talaga sa oras niyo, work siya, bahay ka, work ka, siya yung bahay. So, mahirap ganon. So, talagang voice, tawag nga, te, voice call lang yung mga ganong factor. Voice call, te, nag-iwan ng message. Mga tawag lang mga ganong factor, walang video call. Kasi, mahirap, depende sa sitwasyon yan, best. Eh, kung afa mo nasa bahay lang, pensyonado na, at ikaw din nasa bahay ka lang din, or kaya pag
mas okay yung ganun. Pag isa yung nasa bahay lang, eh okay kay best kasi nandiyan ka talaga. Pagdating niya nandun siya, pag nasa work siya, eh okay lang. Pagdating niya sa bahay, nandiyan ka pa rin kasi wala kang work. Pag ganung factor, okay 'yon. Depende yan sa sitwasyon ninyo, best. Yan ang sagot ko sa iyo. Pero hindi ka lang everyday kung hindi naman kaya sa sitwasyon. So, okay lang yan. Hindi masyadong basihan yung sobrang everyday talaga. Minsan sa sobrang everyday, nag-aaway na yung iba dyan. Pero kay Pita talaga, everyday sila, itong ginawan ko ng first video, everyday sila, may timetable sila na itong oras talaga yung nag-uusap sila. So, si Peter bago umalis sa trabaho, ganun, si FM naman niya bago matulog, nag-uusap talaga siya, pinag-usapan nila yung tamang oras na meron talaga sila everyday. Hindi naman sa, kailangan sobrang mahaba. Ang importante nandyan, nagkita kayo in personal. Kasi pag yan talaga ang gusto mong makasama habang buhay, kailangan mo ng time dyan, best. Kailangan mong bigyan ng effort yan, bigyan mo ng time yan. So, good luck sa inyo mga best. So, Jean to Mubag. Sakto kasi, ingat kasi lagi and siguro ako nagabang sa imong mga vlog. Maraming salamat sis Jean. Sana makatagpo ka na ng perfect afam para sa iyo, best. Ayan. Good luck sa inyo kay Gloria Maris Robledo. Communication video call. Yes, we do that every day with my foreign man from US. Thank you. Good luck sa iyo, sis. Gloria Maris. Ayan, kay Rachel D. Nice advice, sis. God bless. Maraming salamat, sis Rachel. Ingat kayo dyan. So, ingat kayo palagi and God bless po sa inyong lahat. Si ano pala si DNY Diary pala yung nagawan ko ng video ngayon. So, good luck sa inyo mga best and take care and God bless everyone. Thank you sa palaging panood. Sana marami kayong natutunan. God bless.